Good day mga kator, nandito na naman tayo para mag-share ng panibagong tutorial para sa ating mga motor, especially sa Click 125 at Click 150. Meron na naman tayong parcel galing Lazada mga kator, so alam nyo naman kung ano to. Ito ay air filter. Magpapalit tayo ng air filter sa ating Click 150. Ito yung ibig kong sabihin mga kator, basic na basic lang kung paano magkabit nito para to sa mga baguhan na hindi pa alam kung paano yung tamang paglalagay o pagpapalit ng air filter. Bago natin ikabit mga kator, sisilip ko muna sa inyo kung ilang odo na ba yung tinakbo ng motor natin. Para meron kayong ideya kung ilang kilometrahe bago kayo magpapalit ng air filter. Mas early, mas okay. Sa case ko, more than 11K na siya at tingnan natin kung ano na yung itsura niya. Alright, ito yung lagayan ng air filter mga kator. Meron tayong 7 screw na dapat nating kunin bago natin mabuksan to. Natanggal na natin yung 7 screw mga kator. So ito yung bumulagta sa atin. Alikabok na merong konting air filter. Ayan, medyo madumi na siya. Parang kailangan na talagang palitan. Ganito lang ka basic paano tanggalin mga kator. Ito yung itsura kapag more than 10K na yung odometer ng motor nyo. Actually, ito yung first na pagpapalit ko ng air filter. So, stock na stock pa to. Kung nakikita nyo, meron siyang pangalan na Honda sa kanyang air filter. Alright, ito yung papalit natin mga kator. Take note, aftermarket siya. Hindi siya genuine parts ng Honda. So, okay naman yung quality niya. Hindi naman nagkakalayo sa stock air filter ng Click 150. Kung ikukumpara natin silang dalawa, sa stock air filter ng Click, meron siyang pangalan na Honda. While sa aftermarket, hindi mo makikita yung pangalan na Honda dito. Bago natin isalpak yung bagong air filter mga kator, linisan muna natin to. Ano? Nalinis ko na mga kator, hindi ko na pinakita kung paano ko siya nilinis, napaka basic lang naman. Iwasan nyo lang mapasukan ng tubig yung butas papuntang throttle body. O mas mainam, lagyan nyo na lang ng takip para hindi siya mapasukan ng tubig. Ngayon, isasalpak na natin to, napaka basic lang. Sundan nyo na lang kung paano ko siya ikinabit. Isentro nyo tong guide mga kator. Yan, nasalpak mo natin. Napaka basic lang. Natapos na natin mga kator, naibalik na natin lahat ng screws. So kung meron kayong mga katanungan, just comment down below at ating isa-isa yung sasagutin.